magandang araw mga kapakners. Welcome pala sa YouTube channel ko. So, paano ba maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga alagang sisiu? At ano ang mga gamot nito? Sana makatulong ako sa mga baguan o magsimula pa lamang mag-alaga ng mga sisiu. So mga kapakners, iwasan yung mabasa o maulan nating mga alagang sisiu. Kasi diyan nagsimula ang sipon, pisik o halak. Oras na magkaroon sila ng sakit na ganyan, gamutin nyo sila kagad ng ambroxetil. Yan, mabisa po yan mga kapakners. So, ihalo nyo lang naman sa tubig yan eh. Powder yan mga kapakners. So, dapat ang timpla nyo sa loob lang isang araw lang para kinabukasan, bago na naman. At di, para di masyadong masira ba. Isa o dalawang araw lang naman yan. Magpangatlo, tigil nyo na. Kasi, ma-absorb na yun ang katawan nila yan eh. At saka pala kapakners, huwag nyo muna bibigyan ng pagkain ng isa o dalawang araw. Mga pangatlong araw na kayo magbigay ng pagkain para siguradong mabisa po yung gamot. So, oras naman di man sila tamaan ng sakit na yan, bigyan nyo pa rin sila ng mga vitamins tulad ng Bitrasing Gold, Electrodin D+, may electrolytes na po yun. So, para iwas sakit na rin po tayo, para tuloy-tuloy ang paglaki nilang para healthy sila. Saka panlaban na rin ng sakit yan mga bossing eh. Di na rin sila basta-basta matatamaan ng sakit kung may vitamins talaga sila. Kaya pagpisa pa lang, bigyan nyo kagad sila ng mga vitamins para siguradong hanggang sa paglaki, hindi sila magkakasakit. Pangalawa, bakit ba nagkakaroon ng sakit na coccidiosis o malaria? Ano nga ba ang coccidiosis? Bakit sila nagkakaroon nito? Ang coccidiosis ay nagmumula yan sa dumi ng ating mga alagang sisiu. Sinahalo yan sa kanilang inumin o sa kanilang mga pagkain. O kaya sa kagat ng mga lamok, yan. Diyan nagsisimula yan mga yan. Saniri ng kagat ng mga lamok ay bulutong yan. Kakabulutong din sila. So, ano ba ang gamot ng malaria o coccidiosis? Ang gamot natin dyan mga kapaknos ay Tepox 48. Yan, subukan na po yan. Simula sa pool pa 2013-14. Yan, ganyan na po ang gamit ko. So, okay din po ang Pyrastat. Pero sa tingin ko, medyo pang stag or sa matanda na rin po yun. So, paano ba maiwasan natin ang sakit na coccidiosis na galing sa ating mga dumi natin mga sisiu? So, ito pala paraan ko para di nila madumihan ang kanilang inumin at ang kanilang pagkain. Medyo hinang ko po siya. Ito po yun. So, mga kapartners, ito pala ang brother ko. Ito ang inumin nila, nakahang po yan. At kanilang pakainan, nakahang din po yan. Para di oras na dumumi ang ating mga alagang sisiu, di basta-basta malalagyan. Susunod na linggo siguro mga kapakners, may sisiu tayong papisa. At ang ilaw nila hindi masyadong mainit, para sakto lang. Yan kapakners. Meron na din silang patungan para makalipad-lipad at makadapo na rin natin yung mga alagang mga sisiu. So yan ka mga kapakners. So mga kapakner, sana nakatulong tayo sa mga baguan o magsimula pa lang mag-alaga ng mga manok. So sana pakisubscribe lang aking YouTube channel at pakishare para lagi na kayong updated.